sa Pilipino, sa Pilipinas, kailangan po, ako po, ang inyong lingkod, kailangan merong ibang pinagkakakitaan at hindi umaasa lang sa iisang source of income. Kailangan merong kang iba't ibang pinagkakakitaan. Anyway, kasama natin all the way from the Philippines, ang ating Superman. After ng ating Chinese New Year, ito yung first time natin na makakasama siya from last month. Walang iba kundi si Mr. Armand Benko ng KSK. Hello! Magandang araw, Kuya Mike, DJ Gene, at sa libo-libo na tumututok sa Pinoy Tayo San Man. Anyway, kagaya ng sinabi mo nga kanina, na nung nakaraang mga celebrations, nag-umpisa yan sa birthday mo, nag-umpisa sa Pasko, na nag-Chinese New Year, at kung ano pa yung mga naka-attach na celebrations, eh medyo nakatipid ka na. Kung babasihan natin ito, Superman, from last year, not last year na 2020, ha, but last year na 2019, na may Pasko, birthday mo, yung celebration mo nung panahon na yon at yung celebration mo ngayon, malaki bang pagkakaiba? Ay, siyempre, kung sa larangan ng pera, malaking-malaki ang diferensya. Sa pagod, sa saya, tingin ko mas higit pa. Mas mahigit na nakakapagod dahil tayo, kami lahat ang mag-aasikaso. Ako lahat ang magpapalaro, ako lahat ang magde-decorate. Pero bawas naman ang gastos. Pero dagdag pagod, dagdag saya. Ganun din talaga ang buhay, eh, di ba? Dagdag pagod, dagdag kita, dagdag ipon. So, miski na hindi dun sa mga celebrations o mga dating ginagastosan natin, I think from my own at yung sa mga anak ko na nagbabantayan kami ng kaspusin, ang isang household ngayon, mula nung nag-umpisa ang pandemya, dapat kahit papano nakakatipid ng 30 hanggang 50% ng kanilang halaga ng pamumuhay o cost of lifestyle. Kasi wala na masyadong eating out, eh, di po ba? Lalo na sa Pilipinas, kaya nga hirap yung mga negosyo dito kasi yung kumpiyansa ng tao, Pilipino dito sa Pilipinas, makalabas at gawa yung dating nilang gawain na may kalakip na pera, eh limitado. Kaya dapat sana, kung meron pang trabaho at meron pang pinagkakakitaan, mas malaki ng palaki ng palaki ang naiipon na susubi o naitatabi. Sana, ha? Hindi yung mas marami tayong gastusin dahil sa mga online shopping dito sa Pilipinas, usong-uso yan. Pero just the same, sana mas maraming nakakaipon dahil doon sa naipilit sa atin na mas maraming oras sa loob ng pamamahay. Ang tanong ko ngayon, correct, Arman, ito. Kung sakali ikaw nakikita mo na malaki ang natipid mo, 'di ba? Sa household, sa isang household. Eh kung sakaling hindi nakakatipid ang pamilya ng OFW, sa bakit nangyayari 'yun? Mula sa poll nung binigyan mo kami ng pagkakataon na Kuya Mike sa Pinoy Tayo San Man sa Metro Radio. Hindi pa tayo pumupunta madalas sa Hong Kong. Lagi nating binibira yung mindset o tamang pananaw sa kaperahan. At lalo na ngayon dahil dito sa pandemya, na bago o merong kailangang adjustment sa ating pananaw, sa ating kaperahan. Mga pamilya ng OFW o mga pamilya dito sa Pilipinas na umaasa sa remittance, dapat po palitan na rin ang pananaw na ang pera na nang pinapadala ng OFW sa Hong Kong man o sa galing sa ibang bansa, hindi po yan forever. Kasi ito, pandemya. Lahat apektado. Meron tayong kooperatiba, yung SK Co-op, na may mga membro OFW nasa Hong Kong, nasa ibang bansa. Dumudulog sila sa KSK Co-op. Sinasabi nila nawalan sila ng trabaho miski na nandyan sila sa Hong Kong. Kasi yung employer nila na Caucasian o hindi naman talaga Hong Kong talaga ay na-recall na doon sa
motherland nila, kung saan sila original, na Inglaterra ba to, Amerikano ba to, o European, o ibang lahi, hindi taga Hong Kong talaga, eh, yun ang employer nila. Nawala na yung employer nila, wala na rin silang trabaho. So, dahil pandemya, buong mundo apektado, yung source of income ng lahat is very much challenged. Unlike nung 2019 and earlier, eh, ang mga concern, eh, pagdagdag ng sweldo, pagdagdag, pagpasok sa mga negosyo. Ngayon talaga, parang balik sa basic. Yung mga OFW na nagpapadala, dapat maparating nyo sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Hindi forever, hindi 100% sigurado o secure ang inyong trabaho. Ngayon po, walang secure na trabaho. Wala. Yung ano pa lang to, ha, source of income. Mm-hmm. Kaya kung kaya rin lang po makatipid, at malinaw naman po ang dahilan, pamamaraan ng pagtitipid, hindi ka na kumakain sa labas, hindi ka na gumigimik sa labas, ang mga damit, hindi na masyadong bumibili. Mm-hmm. Diba? Dati, bibili ng Amerikana, bibili ng... ito po, hindi ako mahihiyang sabihin. Eh, bagong laba naman po to. Pero I think 5 years old na po itong baro ko. 5 years old. 5 taon na po to. Hindi na po ko. Sa nakaraang 12 buwan, sana hindi tayo masensor, hindi po ako nagpapantalon. Kaya naka-shorts lang. Ito. Naka-shorts lang. So, biro nyo sa buong taon, hindi pa ako nakabili ng pantalon dahil walang pangangailangan dito. Miski na gustuhin ko, saan ko isusuot? Saan ko ipagyayabang? Eh wala naman. Hanggang dito lang ang nakikita. Hanggang liig ko lang. So, dahil may mga pamamaraan, dahilan para makatipid, magtipid po tayo. Kaya, sa kahit anong sektor, level, mula sa pamilya, sa kumpanya, sa bansa, dalawa lang po lagi ang approach naman, eh. Napakasimple. Bawasan ang gastusin, dagdagan ang kinikita. Yun po. Ang pangalawang mindset po na kakaiba ngayon, lalo na sa Pilipinas, natatanggap na sana nila. Diba, Kuya Mike, dyan sa Hong Kong, sa mga maunlad na bansa, yung mga kamag-anak natin sa Amerika, diba napaka-common ng storya, nagtatrabaho sila sa umaga sa isang opisina, pagdating ng hapon hanggang early dinner, meron silang isang sideline. Pagdating ng late night, alas 8 ng gabi hanggang alas 11, alas 12 ng gabi, meron silang pangatlong trabaho, source of income. Diyan sa Hong Kong, naalala ko na may tawag kayo, aerobics, nag-aerobics yung OFW. Hindi ko nasabihin kung ano yung aerobics, pero ang punto ko, kung dati sa mga maunlad na bansa, nainggit na inggit tayo, uy, parang ang yaman at ang ganda ng buhay nila doon, hindi po sila umaasa sa iisang pinagkakakitaan o sa iisang employer. Ngayon, sa Pilipino, sa Pilipinas, kailangan po, ako po, ang inyong lingkod, kailangan merong ibang pinagkakakitaan at hindi umaasa lang sa iisang source of income. Kailangan merong kang iba't ibang pinagkakakitaan. Bakit? Dahil, number one, walang kasiguraduhan yung sources of income. Kaya dapat marami kang pinagkukuhanan kahit paano, kahit gano'ng kaliit. Ngayon, ang tanong ko ngayon dito, kasi 'di ba, siyempre may naititipid ka na siguro sa para mas maano natin, makita ho natin ng mas klaro. Sakaling let's say 100 piso, 'di ba? Para mas klaro natin makikita siya. So dati ang lumalagpas doon pag tayo kumakain o namamalengke, 'di ba? May extra pa 'yan. Yung 100 na 'yon, hindi nagkakasya 'yon, nadadagdagan pa 'yon ng gastusin. Yes. So yung 100 na yun, yes, nagiging 2, nagiging 2.5, nagiging 300. Ngayon, sinabi nga ni Arman, nabawasan na yun. Yung isa na ilagay nyo na sa bulsa. Yung pangalawang 100, nalagay nyo ulit sa bulsa. So meron na lang siyang 100. Kung nakakatipid kayo nung 200 na yan, mas maganda ba, Arman,
na yung tinatawag natin maging liquid ba tayo? Ibig sabihin nun, mas marami tayong pera na naibubulsa or parte nung ating naibubulsa pwede pa rin nating ilaan sa tinatawag nating passive income. Ikaw. Very good question. Ang biggest, most simple lesson, financial lesson na tinuro ng pandemya is dapat meron ka talagang emergency fund, cash reserves, at cash on hand. Magkakaiba po yung tatlo na yan. Cash on hand, lalo na dito sa Pilipinas, dapat yung pera na kakailanganin mong panggastos sa iyong payak na gastusin sa isang buwan, dapat hawak mo na. Hawak mo na. Bakit po? Dito sa Pilipinas kasi, Kuya Mike, longest lockdown mula nung March 16, 2020. Wala pang araw na tinanggal yung quarantine o lockdown dito. Ibang-ibang level lang, paluwag lang ng paluwag, pero the fact remains, meron pa rin quarantine. General community quarantine. Nung nakaraang linggo, sinabi ng Pangulo dito sa Pilipinas, hanggang walang vaccination, general community quarantine pa rin ang karamihan ng Pilipinas. Kung hindi man, hindi luluwag, lalo pang maghihigpit. Pag naghigpit, walang labasan, pero tuloy ang gastusan. Kaya dapat yung cash on hand, ibig sabihin yung cash na kailangan mo para mabuhay sa susunod na 15 araw, hawak mo na. Yan po yung cash on hand. Yung cash reserves, yan po ay kung kayo ay nawalan ng trabaho, na delay ang sweldo, nabawasan ang inyong salary because no work, no pay, skeletal force, o kung ano man ang dahilan na ginagamit ngayon ng mga employer, doon ka bubunot sa iyong cash reserves. Panghuli, iba po yung emergency fund. Emergency fund dahil ikaw ay na-expose at kailangan mo magpa COVID-19 test. Eh ang mga test po, miskin na nagmura na dito sa Pilipinas, 2,000 pesos hanggang 5,000 pesos, pero sa loob ng 15 araw, kung ikaw ay na-positive sa unang test at gumastos ka ng 2,000, required ka in the next 3 to 5 days magpapatest ka ulit. Another 2,000 to 5,000 pesos 'yon. Bumubunot ka hindi sa sweldo mo, hindi sa cash on hand mo, hindi sa cash reserves, doon ka sa emergency fund. Ang emergency fund for life or death situation, doon ka bumubunot. So, yung tanong mo po, Kuya Mike, meron akong konting na itatabi. Pwede ko bang ilagak to sa negosyo, sa investment, mutual fund, Bitcoin, kung ano pang mga pwedeng pampalago. Ang sagot ko muna po doon, bago po kayo pumasok doon sa mga naiisip niyo na paraan ng pagpapalago para meron kayong passive income, eh bunuin niyo po muna mga 20,000 emergency fund, mga 30,000 cash reserves, at yung 10,000 cash on hand. Kailangan po yun eh, cash on hand, emergency fund, at yung cash reserves. Wala pong siguradong trabaho ngayon o source of income. Mas malamang pa mangyari na mawala yung source of income, yung major source of income, mabawasan yung major source of income, madelay yung major source of income, pero tuloy-tuloy ang gastusin. Tumataas pa nga ang presyo, bubunot tayo sa cash reserves. Alam ko, ikaw, sana lagi ka nagtitingin sa mga modern innovation and improvements or changes in life, no? Hindi lang dyan sa negosyo mo o sa trabaho mo. Yung Google, one of the companies na most sought after to be employed at. Alam niyo ba, hindi na nila tinitingnan kung college graduate ka. Tatlo lang po ang hinihingi nila na requirement. Are you skilled? Meron ka bang skill? Typewriting skill. Di ba? Dahil computer na ngayon eh. Pero yung iba ho, di ba? Keyboard lang. Ay, nasaan ba? Ay, paano pa to? Pindot-pindot pa ho kayo. Dapat i-develop kayo yung skill. Di ba?
So, ang hinahanap ngayon ng maraming nagtatrabaho, are you skilled? Do you know how to analyze? Do you know how to ask and look for the answer to the question why? Bakit? Yan, kasama yan sa mga skills. English communication and mathematics lang po ang skills na kailangan ngayon. Are you equipped? Meron ka bang computer o meron ka bang cellphone? Dahil ang cellphone, parang computer na. And lastly, are you connected? Kasi nga, because of internet. Pag yan tatlo po na yan, wala sa inyo, talagang wala ho kayong pagkakakitaan ngayon. Pero dahil yan ay namamayani sa atin ngayon, meron tayong gadget, computer o cellphone, meron tayong internet dito sa Pilipinas, kahit mabagal, kahit paano pa rin, meron pa rin, you're still connected, dagdagan po natin yung skills. Yung skills. Dahil ngayon po, lahat merong tsansa para merong pagkakitaan. Whether online or yung mga gustong mag-online, kayo ang tutulong para makapasok sila online. So, turuan po natin ang sarili natin at ang pamilya natin. Yes, makapagtipid at magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Kailangan po ngayon multiple sources of income. Yan po ang buzzword ngayon sa financial literacy. Multiple sources of income. Ni hindi po saving, ni hindi investing, hindi financial planning, but multiple sources of income. Well, on that note, maraming salamat at siguro ang iiwanan lang natin sa araw na ito, no? The words of being connected, equipped, and skilled. Tandaan niyo po, walang masama sa trabahong na hindi bawal. Tandaan niyo po yun. Wala na tayong dapat pagpilian. Dahil sa panahong ito, survival ang kailangan. Correct. Maraming salamat. So, ulitin ko lang. Keywords, ha? Keywords natin. Skilled, equipped, connected. Ha? Thank you. Maraming salamat, Arman. We'll catch you again sa susunod na buwan. Ingat ka dyan. And sa susunod na pagkikita natin, 10 taon na yung t-shirt mo na susuotin mo. We'll see you.